Pagkagising ko nga ngayong hapon, inaya ko si Mr. na mag-walking at saka kumain na rin ng snack kasi nakugutom na nga ako. Alas 5 na nga ng hapon kaya nakapag-decide na kami na pumunta na lang kami ng mall kasi makulimlim yung panahon baka umulan. So mas maganda na mag-walking doon at saka doon na rin kumain ng snack. Sa kakaikot nga namin ni Mr. para maghanap na makakain, ito yung napili namin kainin kasi masarap talaga doon siya. Pag pumunta kami ng mall, ito talaga yung kinakain namin. Kailangan ko ba talaga ng napakaraming walking siguro na gagawin para ako ay manganap? Diba kahapon, nag-update ako sa inyo na 1 cm na daw, sabi ni Doc, yung cervix ko. So, kailangan ko mag-walking-walking. Pero, iba-iba talaga yung pagbubuntis, no? Kasi, yung kay Sean, yung una kong anak, mabilis lang talaga ako. Nung na-open na yung cervix ko, tuloy-tuloy na. Hanggang sa manganak ako, mga 5 hours lang yata ako ng labor kay Sean, tapos lumabas na siya kaagad. Medyo kinakabahan ako ngayon kasi baka sa kaka-walking ko, lumabas na lang bigla yung baby ko. Diba kasi 1 cm na siya kahapon. Baka makapanganak ako ng bigla kung saan-saan ako napapadpad kasi ngayon sa kaka-walking. So, pero pinapakiramdaman ko naman yung sarili ko, yung chan ko, kung sumasakit ba siya o hindi. Pero medyo matagal naman yung interval niya, parang carry lang siguro to. Pero in-advise naman sa akin ni Doc na pwede na daw ako magstay sa hospital or pwede rin na daw ako magstay lang sa bahay. Pero meron akong pipirmahan na waiver. So ayun, pumirma lang muna ako para makapag-walking-walking lang muna ako sa labas kaysa naman kung doon ako sa hospital parang hindi pa naman siguro ako manganganak. Kaya nag-decide lang muna akong lumabas. Sabi niya na bumalik na lang daw ako pag pumutok na yung panubigan ko at mag-start na daw yung labor ko. Ayun, doon ako babalik sa hospital. At syempre, meron na din akong experience kasi pangalawang baby ko na to. Parang alam ko na yung gagawin ko. So, ayan, pray lang ako ng pray din. Sana mabilis lang yung labor kasi yan yung pinakamasakit sa lahat. Yung labor na matagal, as in. Yung panganganak, mabilis lang kasi pwede ka lang umiri ng 2 beses, 3 beses. Pero yung labor talaga yung pinakamasakit sa lahat. Pero carry lang naman. Basta, mag-pray lang. Malapit na nga maubos yung pagkain namin ni Mister. Ayan, nag-share lang kaming dalawa kasi hindi ko naman yan mauubos kasi marami naman siya. So, after namin kumain ngayon, magwi-window shopping lang muna kami ni Mister. O, diba? Window shopping lang muna kasi mauubusan tayo ng budget, hindi pa tayo nanganganak. At wala na rin naman kaming bibilhin kasi parang nabili na namin lahat yung mga kailangan namin ni baby. At nakaready na rin yung bag namin papuntang hospital. So, anytime, pwede na kami pumunta doon. Alam nyo ba guys, na grabe sobrang takaw ko talaga ngayon. As in, lagi akong gutom. Hindi ko alam, basta gusto ko kumain na lang palagi. Bago mag-end yung video to, nais ko sana magpasalamat sa inyong lahat, sa mga sumusuporta, sa mga nanonood, sa mga nagpa-follow sa akin. Padami na lang padami yung mga followers ko. Maraming salamat talaga sa inyong lahat guys. Sobrang salamat talaga sa inyo guys, sa inyong panonood, sa mga kalukuhan ko, kahit ano na lang pinagagagawa ko. Sobrang salamat po talaga sa inyo.